Magandang gabi mga probinsyano. Nandito kami ngayon sa bahay ng Dumaran, probinsya ng Palawan. Alright, tulad ng pinangako ko sa Facebook namin nung nakaraan kasi tawag dito, mag-vlog. Next vlog namin is about sa food, pang-probinsyang ulam. So, shout out muna namin yung mga lahat na nag-comments doon. Pangunahan mo. Ako, sige. Si Ads Bakwell Makawili. Okay, kay Brad Sunny Villalba. Kay Albert Dalaban Vasquez. Kay Carl Calabaw. Kay Paduga Otep. And kay Mama Del Adela Muran Murao, tita ko. Madel. Tessa Bing Namia Cordero. Oh, shout out, thank you. And kay Sir Alex Ballesteros, may co-teacher na ang dami, sobrang daming binigay na ano na ideas, no? Kay Ninong Adjer. Kay Jennifer Adir. Kay Sir SB. Kay Mark Anthony Cabanag, may Brad. Donalyn Sandito. Yan, Donalyn Sandito, naging estudyante ko po siya. Kay Hiner Arcedi Ryan Dayan. Kay Sir Gamaw. Sir Freddy Tibor Gamaw Jr. Kay Brad Geraldino Abanyel. Kay Dad de los Angeles. Kay Brad Eric de los Angeles. Kanino pa ba? Sobrang dami kasing comments ni Sir Alex dito. Sobrang daming... Alright, masusurprise na lang kayo kung anong iluluto namin sa next, ano kay namin, next kay vlog. Kay me, Jocel Moral Marzonia. Ako naman. Hi, yan, pinsan ko. Kay Ojet Ann Marzonia, pinsan ko rin. Kay Ma'am Pearl Ruque. Kay Aiza Alvis Marzonia. Yes, asawa ng pinsan ko. Kay Sir J. and Jerry Moral. Kay Jeremy Arguel, yes, Latube. Yes, Brad Jeremy. Kay Beam, Jesus Moral Miligaño, sa kapatid ko, nag-comment din siya. Akalain mo yung comment niya, ano daw tawag dito? Ginataang lato at pritong lato. Kay Sir Rick Ognian, yan. Sir Rick, keep up watching my vlog. Kay Jasper Balcueva, estudyante ko po, hello. Wala na, yun lang po. Ang mapapanood yung vlog ngayon ay tawag dito. Wala ang kakwenta-kwentang vlog. So, this is about home quarantine kasi sobrang seryoso na nangyayari sa lugar natin sa Philippines. So, ang vlog namin ay about sa limang bagay or limang benefits ng tawag dito na naka-stay lang sa bahay. Yan. Disclaimer, tawag dito, pa sariling idea lang po namin to. So kung may comment kayo or suggestions yeah. you can comment down sa baba. Explain na po namin pala. Explain ko natin. Kasi yung video namin sa susunod ay wala ang kakwenta-kwenta. Sige, okay lang yan. Alright, first benefit. Okay, unang benefit. Ano nga ba unang benefit? Security. Yes, family security. The reason kung bakit sabi ang government ng lockdown is because para maiwasan natin talaga yung virus. So follow the government, stay at home. Tama. Okay, wag maging matigas ang ulo. Tama. Stay at home. Tama. Para sa protection na rin ng pamilya. Okay, second benefit? Second benefit is syempre magkakaroon tayo ng time para mag-workout. Okay. Mag-exercise. Second benefit is family bonding. Hindi. Tama yun, family bonding, workout time, or family bonding, more time with your family. Actually, dito ngayon ko lang na-realize itong lockdown kasi sobrang ang dami kong pinupuntahang lugar kung saan ako nakakagala every Saturday and Sunday. Pero since lockdown ngayon, more time ang naibigay ko sa family. More time din sa sarili ko kasi pare may mga trabaho kami, so kaya gano'n. Kaya ngayon ko lang na-realize na importante talaga yung bonding with your family. Know each other, di ba? Ika nga. Tama ba? Know each other? Kilala natin isa't isa. Alright. Tama ba? Know each other? Kilala natin isa't isa. Alright. So next, third... Yung pangatlo ba? Ang pangatlong benefit nito, since naka-stay tayo at home, magkakaroon tayo ng time for general cleaning.
sa loob ng bahay, tulad ng sinabi ni President Duterte, lahat ng bahay ay puntahan ninyo. Tapos yun, makikita niyo mamaya sa ano namin, sa video namin, na ang lahat ng bahay, lahat ng bahay, lahat ng parte ng bahay namin ay naikot. Next. Naikot. Next. Ano yung pang-apat? Pangilan na ba? Pang-apat na ngayon. Ha? Wala pa, nakalimutan. Pang-apat, thinking out of the box. Yan. Tulad dito, mahihayain yung wife ko. Ako okay lang, don't worry. Kahit anong bash, okay lang. Kasi sanay ako dyan, makapalamukha ako. Pero yung wife ko, medyo mahihayain. Ngayon, nandito na siya, di ba? Nakikita niyo lahat. Thinking out of the box. Kasi since nag-stay lang at home, yung iba, ang daming TikTok, ang daming ng mga TikTok pala, TikTok. Di ba? Lahat ng mga bagay na medyo yung tawag ito, kahit hindi mo siya passion, nagagawa mo lahat because of nasa loob ka ng bahay, naging creative ka ba? Magsalita ka rin. Ano na kasabi? Okay, ano ang pang last? Last, huwag natin kakalimutan since may tawag ito, ang period tayo ng crisis sa buong mundo, nagkakaroon tayo ng time team na connection with God. Okay? So, isa yan sa mga nakita kong benefit na nagkaroon ng home quarantine. Lagi tayong magdadasal, lagi tayong magpipray. You can have reading, ano, Bible reading. Tsaka kahit ano, tapos na yung quarantine, dapat hindi pa rin makalimutan yung time. Okay na? So, ang inyong mapapanood ay wala lang. Pero yan, ang mapapanood yung video ay regarding sa family bonding namin. Sana makarelate din kayo. Actually, ang mapapanood nyo ay tawag dito, diverse, iba-iba. Iba-iba siya. Basta kahit ako lang. Okay, thank you so much, Kaprovinciano! Ano, buryong ka na ba? Buryong ka na ba dahil sa home quarantine? 9 days pa lang na home quarantine ngayon. Mga kaprovinsyano, ang video ng ito ay para po sa inyo. May 5 pong dahilan kung bakit maganda or may benefits po ang home quarantine. Paalala lang po, mag-ingat po talaga tayo sa virus na yan. Kasi masyadong mabilis ang pagdalat ng virus natin. Huwag natin hintayin na matulad tayo sa Italy. So, self-discipline po tayo. Pag sinabing home quarantine, dapat nasa loob lang po ng bahay. Isa lang po ang pwedeng lumabas at bumili ng pagkain o pangangailangan ng mga discipline. Tapos lang, kung gayon mo maghugas ng kamay, tawag ito, practice yung self-discipline. Huwag ka mag-video-video dyan. Pag yan, pinuspost mo lang.
Iyak na yan si ate, mate. Makikita, makikita sa ano, natalo siya ni ate yan. O sige, ikaw, ulit. Ano to? Laruan mo? Hindi. Ano yun, book? Babasa ka ng book? Oh, sige, magbasa ka lang ng book. Ate, ano nagawa mo sa kwarto mo? Ate, ano nagawa mo dyan? Ayan. Ah, ano nagawa mo dyan? Ba't ginaganyan-ganyan mo yung mga laruan na yan? Wala kang magawa? Ha? Eh bakit itong mga toys mo nandito? Ano to na magagawa mo dyan? Mga toys mo na yan? Ang daming books dito, kung binasa mo lahat ng books eh, di tano na malaos ka nyo, di ba? Tapos ka nyo ng books. Since wala pong magawa, dito na tayo. Labas mo tayo sa ano, kwarto. Ito po ang aming terrace. Terrace po, terrace. Yan. Dito ako tumitingin ng mga ano, nagsisipagdaan. Aroy, pinainitan na naman ito yung bike niya. Ayan po, ito po yung aming kapaligiran. Ang aking favorite part ko po yan. Diyan po ako nagre-relax kung medyo mainit sa loob dito. And this one is a rock garden. Ayan, rock garden. And ito naman ay ang aming garden. Medyo tuyot na po kasi misa wala talagang tubig dito. Saktok yan. Yan, bagsak yan dyan. Tiyan mo, lipad yan. Hindi na kaya, nalisyon na hindi. Eh no, tiyan mo. Yan, yari yan, napapatay yan. Yari ka! Bang! Bang! Yan. Niluto ng anyhow ng sigarilyo. Si muusok ang bibig ng anyhow. Hanapin yung 1, 3, 16. Sige, lakas ate, lakasan mo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung magkaroon ng buhay na walang hanggan.